Magpalang sandali po sa ating lahat, kunin po natin ating mga Biblia para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Hahanguin po natin sa Psalms 90 verse 12 at Matthew 6:33 ang mensahe ng Panginoon sa ating sandaling ito. Matthew, Psalms chapter 90 verse 12 at Psalms Matthew 6:33. Andiyan na po ba kayo? Nabuksan niyo na po ba ang inyong Biblia? Psalms 90 verse 12. So teach us to number our days, that we may apply our hearts into wisdom. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang o pagpapahalaga sa aming mga karawan upang kami magtamo ng aming puso ng may karunungan. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Datapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuliran, at ang lahat ng bagay nito ay pawang idadagdag sa inyo. Pamagat po ng mensahe ngayon, how to make the rest of your life the best of your life. Paano nating magagawa yung nalalabi nating buhay ay maging the best na sandali ng ating buhay? Pray muna tayo. Dear Lord, Heavenly Father, we are so thankful for this privilege na muli kakausapin niyo po kami. Mararanasan namin ang kilos ng iyong banal na Espiritu. Lord, allow your Holy Spirit na siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo ang mga hadlang. Igapos niyo ang mga gawa ng kaaway. Kayo po ang managumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. The title says, paano nating magagawa ang rest of our life, the best of our life. Rest of our life, yung nalalabi nating buhay, means hindi alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay o hanggang kailan baka bumalik na ang Panginoon. Kaya huwag nating sayangin ang ating buhay. Meron yung kasabihan, you are never too old to learn. Yung pag-aaral natin na ngayon ay isang lesson na hindi mo pwedeng sabihing matanda ka na kaya hindi mo na kailangan ito. Kailangan po natin yung mensaheng marinig natin sa sandaling ito. Again, Psalms 90 verse 12 says, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang or number o pagpapahalaga sa aming karawan. Galing yan sa Greek word na maunaw, to wait out, timbangin, pag-isipan, pahalagahan. Gusto lang sabihin sa atin, pahalagahan ang bawat sandali, ito ay maiksi upang magamit sa mas makabuluhang buhay. May nagsabi na ang pera daw, ang buhay daw ay parang pera. Pwede mong gastehan ito kung saan mo gustong gastahin, pero isang beses mo lang pwedeng gastahin ang perang iyon. Kung may pera ka, dalawang pwede mong pagpilian. Waste it, sayangin mo, or invest it. The same thing is true with life. Pareho rin sa ating buhay. Pwedeng maging kapakipakinabang o pwedeng maging sayang. Now whether you are old or sick, young or old, six or 60, healthy or wealthy, puny or poor, you can make the rest of your life the best of your life. Ano man ang katayuan mo ngayon, pwedeng maging makabuluhan ang natitira mo pang buhay. If you could ask the Lord Jesus Christ how to make the rest of your life the best of your life, what do you think He would say? Ano kaya ang sasabihin niya? Actually po, sinabi niya na sa Matthew 6:33, para maging makabuluhan ang rest of our life, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In short, first thing first. Parang napakasimple, ano? But I want to tell you, kung simula ngayon, you would consciously, consistently, continuously put first thing first, it would absolutely transform your life. Babaguhin itong iyong buhay
kung susundin mo ang prinsipyo ng Matthew 6:33. The formula for how to do just that is found in this tremendous statement na galing mismo sa labi ng ating Panginoon, Matthew 6:33. Have the rest of your life the best of your life. Yan po yung gustong sagutin sa atin ng Diyos. Paanong ang natitira nating buhay ay maging napaka the best, napaka makabuluhan according to Matthew 6:33. Number one, set proper priorities. Pansinin niyo po dyan sa Bible niyo, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Set proper priorities. Number one. Now everything rises and falls right here. Kapag ang priorities mo are not in order, your life will not be in order. Kapag ang priorities mo are not right, syempre you won't be right. You don't have to pray about what your number one priority in life ought to be. Hindi mo na kailangan panalangin kung anong dapat mong ipag-pray o ang priority mo. Hindi mo na kailangan isipin kung anong dapat priority mo. Hindi mo na kailangan ipagtanong kung anong dapat priorities mo. Hindi mo na kailangan hanapin. Kailangan mo na lang gawin. Bakit? Dahil sinabi na ng Panginoong Jesus kung anong dapat first priority natin. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. The word seek means yung salitang hanapin, actively pursue or to go after. Dapat lagi nating hinahabol yung pagharian tayo ng Diyos, pinagsisikapan na pagharian tayo ng Diyos. It is in the present tense. Ibig sabihin, dapat patuloy nating ginagawa ang paghanap na pagharian tayo ng Panginoon. Every day of your life, you ought to seek first the kingdom of God. Now, in order to seek the kingdom of God, para mahanap mo yung paghahari ng Diyos, una mo dapat hanapin ay yung hari. Because you cannot have a kingdom without a king. The first priority of your life ought to be to seek the kingdom of God. Hanapin mo ang hari ng kaharian. Did you know that the Christian life is more than just accepting the Lord? Hindi lang basta tapos na nung tinanggap mo siya. Dapat hinahanap mo siya sa bawat sandali ng iyong buhay. Yung bang may desire kang hanapin siya, may desisyon kang hanapin mong paghari ang kanya, yung may dedication na mapaghari ang kanya. Minsan kasi, busy tayo sa maraming bagay, pero wala tayong panahon sa hari natin. God does not have any favorites actually. Meron lang siyang intimates. Meron lang talagang malapit sa kanya. Sabi nga niya sa James 4:8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Kung lalapit lang tayo sa Kanya, mararanasan natin yung buhay na malapit sa Diyos. At pangako niya rin sa Jeremiah 29:13, when ye shall seek me and find me, when ye shall search me with all your heart. Kung hahanapin lang natin talagang pagharian tayo, masusumpungan natin siya. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero meron lang malapit sa Diyos kasi nga ang priority niya ay ang Diyos. But it is not enough to seek the Lord. You must seek Him first. Hindi basta hinahanap mo siya, kundi dapat priority mong hanapin siya. Jesus said, but seek ye first, hindi last, the kingdom of God. First thing first means putting the Father first. Kung mapapasin nyo dyan sa mga Bible nyo, may tatlong salita na puro F. Sa verse 30, faith. Sa verse 32, Father. Sa verse 33, first. Sabi sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please Him.
Alam nyo ba kung ano ang faith? Faith is putting the Father first. Let me tell you something. Jesus does not want a place in your life. Hindi lang basta puwang o lugar. Hindi lang basta prominence o pagsikat. Hindi, kung gusto ng Panginoon is preeminence. Gusto niya siya ang nagahari sa buhay natin. Jesus wants the first moment of every day. Jesus wants the first day of every week. Jesus wants the first day of every budget. He wants to be first. The Lord Jesus Christ is not interested in being the first runner-up. Hindi siya interesado na maging vice president lang or second in command lang. He wants to be the king on the throne of your heart. Amen po ba? Nakukuha po ba natin yung gustong sabihin ng Diyos para ang rest of our life will be the best of our life? We need to seek the kingdom of God. But not only are we to seek the king, we ought to seek the kingdom. The kingdom of God ought to be the obsession of your life. Dapat ito yung pinakagusto natin, yung pagharian tayo ng Diyos. The word kingdom there literally means rule or reign. Siya yung maghahari sa atin. A kingdom is a place where a king rules, di ba? Pagkaharian, yung hari ang nasusunod. To seek the kingdom of God ay hanapin at nasain mong pagkaharian ka ng Diyos. Kailangan ninanais po talaga natin. Gusto po ba talaga nating pagharian tayo ng Diyos? Now, when you truly seek a king and you truly seek his kingdom, you're automatically seeking for three things. Pag hinahanap mo na pagharian ka ng Diyos, tinahanap mo ang hari, meron tatlong G. First of all, you are seeking for the glory of the King. Gusto natin maluwalhati ang Diyos. Glory of the King. Bawat bahagi ng iyong buhay, bawat sandali ng iyong oras, bawat kaya ng iyong lakas ay dapat makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Alala po ba natin 1 Corinthians 10:31? Ano man ang ating ginagawa, kumakain man tayo o umiinom, o anong ginagawa natin, dapat lahat gagawin natin sa glory of God. Pag hinahanap natin, pagharian tayo, number one, glory of God. Pangalawa, seek for the guidance of God. Hinahanap din natin ang gabayan tayo ng Diyos. There's no higher calling in life than to find out what your king wants done and then to do it. Dapat ang hinahanap natin ano yung gusto ng Diyos at gagawa natin yung gusto ng Diyos. Ang dapat nating laging tanong, gaya ng tanong ni Paul sa Damascus. Ano yung tanong niya? Lord, what would you have me to do? Ano ang gusto mong gawin ko? Tinatanong ba natin yan sa ating Panginoon? But it also means to seek the government of the King. Hindi lang glory of God, hindi lang guidance of God, kundi government of the King. A loyal subject desires to be controlled by the King. Yung makontrol siya ng hari, makontrol siya ng Diyos. To be governed by the King, to be ruled by the King. Maaring may magsabi para namang buhay alipin yan. Ano ang mas gusto mo? Alipin ng Diablo na naghahangat na mapahamak ka? O alipin ng Diyos na nais ka lang mapabuti? Ang Diyos, pag may utos, pag may ipagagawa para sa ating kabubuti. Again, ang Diablo, pag may ibinigay, parang pain yan, parang bitag yan. Diba? Kapahamakan ang dulo. Naisip mo na ba na kapag kalooban ng Diyos ang masunod sa iyo, the rest of your life will be the best of your life? Narinig niyo po ba yung kwento patungkol sa pagdalaw ng isang kapatiran sa isang may malubhang sakit na Christian? At ang tanong niya, bago mag-pray, ano po ba ang gusto niyo pag-pray natin? Mabuhay pa po kayo? Kung nahihirapan na kayo, mamahinga na. Medyo matindi yung tanong, di ba?
Pero sabi, kung hihingi, huwag nanalangin, kailangan specific. Sagot nung may sakit, I just want whatever pleases God. Ang gusto ko, kung ano yung magpapasaya sa Diyos. Believe me, what pleases God is the best for us. Amen po ba? Yung magpapasaya sa Diyos, yun yung pinakamabuti sa atin. Sabi ng kapatiran, para placeship siya. Eh paano kung ikaw ang pagdidesisyonin ng Diyos? Kasi iniisip niya, baka hindi totoo sa puso niya yung sinasabi niya. Pero ang sagot, ibabalik ko pa rin ang desisyon sa Diyos. Yung babaeng yun, alam niya kung ano ang priorities niya at nasa tamang order ang priorities niya. Amen po ba? You can believe this or not, but it will be better to die in the will of God than to live outside of the will of God. Mas mainam ang mamatay na nasa kalooban ng Diyos kesa nabubuhay ka na walayo sa kalooban ng Diyos. How the rest of your life, the best of your life? Set proper priorities. Secondly, seek personal purity. Hindi niya lang sinabing seek ye first the kingdom of God. Sinabi niya rin, seek ye first His righteousness. His kingdom and His righteousness. Not only are we to seek His kingdom, we are to seek His righteousness. Hindi lang yung pagharian tayo. Kasi kung talagang paghaharian ka ng Diyos, hahanapin mo rin yung kanyang katwiran, ang kanyang kabanalan. Hindi lang seeking God control over us, but we are also to be seeking God's character within us. Hindi lang gusto natin kinokontrol tayo ng Diyos, kundi yung character ng Diyos nakikita sa atin. The kingdom of God ay hindi lang panloob na karanasan. Dapat nakikita rin sa panglabas na pamumuhay. You see, if God is ruling over you, then His righteousness will be within you. Amen po ba? Kung talagang siya naghahari sa atin, sa kalooban natin yung kanyang righteousness, kanyang kabanalan, katuwiran ay makikita sa atin. Because a man's character is simply the outward expression of whatever is controlling him inwardly. Kung sinong nagko-control sa kanya, yun yung makikita sa kanya. First, faith is always seen by its fruit. Character is always seen by its conduct. Sabi nga sa Proverbs 20:12, the hearing ear and the seeing eyes, the Lord had made even both of them. Ang Diyos ang gumawa noon. So you see, as we seek the kingdom of God, people ought to able to see the kingdom in us. Pag talagang ginahanap natin pagharian tayo ng Diyos, makikita sa buhay natin na nagahari talaga ang Diyos. Alam niyo po, minsan nakakalungkot eh. Naalala ko po si Nietzsche, isang German philosopher. Founder siya ng Nazi movement in Germany. Sabi niya, God is dead. At hindi, no? God is dead. Nasabi niya yon dahil sa mga Christian na kakilala niya. Do you know what he said about Christian? He said, kung gusto niyong maniwala ako sa inyong Redeemer, dapat magmukha talaga kayong redeem. Dapat magmukha kayong tinubos o ligtas. The real mark of Christian ay mananampalataya ang iba dahil sa magandang patutuo mo. So, again, how to rest of your life, the best of your life, set proper priorities. Seek personal purity. And last but not the least, see promised prosperity. Matthew 6:33, sabi niya ganun, hindi lang seek you first the kingdom of God and His righteousness, sa dulo ang sabi niya, and all these things shall be added unto you. Lahat ng ito ay pawang idadagdag sa iyo.
Ano itong idadagdag ng Panginoon? Lahat ng inaalala ng tao. Mga F ito. Nagsisimula sa F. Sa verse 19, ang isang worry ng tao is about finances. Ano sabi sa Matthew 6:19? Let not lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Diba? Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa na merong mga tanga na sisira dito. Hindi lang finances, diba? Ang inaalala ng tao na kaya naman idagdag ng Panginoon, kundi food. In verse 25, sabi niya, therefore I say unto you, take no thought for your life what ye shall eat or what ye shall drink. Huwag niyong problemahin, huwag niyong isipin kung ano niyong kakainin, ano niyong iinumin. Pero yan ang laging iniisip ng tao. Finances, food, ano pa? Verse 27, fitness. Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? His stature, yung pangangatawan, yung health natin. Diyos lang naman, ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Sabi niya, lahat ng ito, idadagdag ko sa inyo, finances, food, fitness. Verse 28, ano pa hinahanap ng tao? Fashion, damit. Sabi ganun, and one, why take you thought for raiment? Consider the lilies of field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Ba't nyo isipin ang yung dadamitin? Tingnan nyo mga liryo sa parang. Paano sila lumalago? Hindi sila nagtatanim. Pero dinadamitan sila ng Panginoon. Now, all these things that we need, ito yung inaalala ng tao. Kaya nga sabi niya sa verse 32, for after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Ito yung hinahanap ng mga hintil. Excuse me. Ito ang mga hinahanap ng hintil. Pero sabi ko na alam ng Diyos yung ating pangangailangan. At ang pangako ng Diyos that if you will seek first His kingdom and His righteousness, anong sabi niya? Idadagdag niya lahat mong pangangailangan. Ano yun? Finances, food, fitness, and fashion. Amen po ba? Now, I did not say you would have necessarily things that you want. Hindi ko sinabi yung gusto nyo. Ang sabi ko, yung kailangan nyo. Minsan nga, nabanggit ko, di ba? Yung kinder na anak pagpapasok. Sino ang nag-isip ng lahat ng bagay na laman ng bag niya? Sino ang bumili noon? Yung kinder ba na bata? Of course not. Ang trabaho ng anak, sabi ng nanay, pumasok, pasok. Sabi ng nanay, kain, kain. Diba? Sabi ng nanay, aral, aral. Pero ang nagpo-provide ay yung magulang. Ganon din yung tatay natin sa langit. Dito sa number 2 na to, meron tayong lesson na matututunan. Diba? Ano yung number 2 na yan? Sabi ganon. Number 3, see promise prosperity. Sabi ganon. Una, dapat natin matutunan, you don't need everything you want. Hindi lang ng, lahat ng gusto mo, kailangan mo talaga. Kung pwede nga lang maibalik yung mga perang na ibili natin naman na hindi naman talaga kailangan. Naalala niyo po ba yan? So, dapat matutunan mo, you don't need everything you want. Pangalawa, you don't want everything you need. Hindi mo naman gusto yung karamihan sa kailangan mo talaga. Oh, sino dito ang nag-e-exercise? Kailangan mo yan, pero ayaw mo. Sino dito yung hindi kumakain ng gulay na masusustansya, pero kailangan mo? Sino dito yung kayang uminom ng halamang gamot na mapapait, pero kailangan mo? We must learn that you don't need everything you want. Hindi lahat ng kailangan mo ay
You don't need everything you want. Hindi mo kailangan lahat ng gusto mo. Minsan na kabaligtaran naman, hindi lahat ng gusto mo ay kailangan mo. Minsan yung kailangan mo, hindi mo gusto. Sino dito gusto lagi na si sir mo na ng magulang, ni pastor, o ng superior natin? Ayaw natin yun, pero kailangan natin yun. Para the rest of our life will be the best of your life. So, number one, dapat natin matutunan, you don't need everything you want. You don't want everything you need. And lastly, God doesn't give us everything we want. Hindi lahat ng gusto natin ibibigay ng Diyos. Buti na lang. Bakit, Pastor, buti na lang? You know, one of the greatest blessings of God is found in those things that He doesn't give us. Diba? Pastor, paano yon? Pakinggan natin ang testimony ng isang sundalo. Sabi niya, I ask God for strength that I might achieve. I was made weak that I might learn humbly to obey. Diba? Ang panalangin niya ay kalakasan, pero may kahinaan siya para maging magbaba siyang sumunod. Sabi niya pa, I ask for power that I might have the praise of men. I was given weakness that I might feel the need of God. Gusto niya kapangyarihan, pero binigyan siya ng kahinaan kasi hindi binigay yung kapangyarihan para ma-realize niya ang kailangan ng Diyos. Sabi niya pa rin, I ask for all things that I might enjoy life. I was given life that I might enjoy all things. Ang hiling niya, lahat ng bagay, ibigay sa kanya. Pero binigay sa kanya, kung anong meron siya, matutunan niya ma-enjoy. Believe me, hindi lahat ng tao nasa kanya ng lahat ng bagay ay masaya. Kasi kung totoo yan, sana wala nang mayaman, makapangyarihan, sikat na nagpakamatay. At pang-apat na lesson, una, you don't need everything you want. Hindi lahat ng pangangailangan mo, gusto mo. You don't want everything you need. May mga kailangan tayo, hindi nating gusto, pero mahalaga yun. God doesn't give us everything we want. Hindi lahat ng gusto natin ibibigay ng Diyos kasi hindi lahat makakabuti sa atin. And lastly, God always give us what we need. God always give us what we need. Ano po ba? Binibigay niya kung ano talaga ang kailangan natin. Nalala ko yung kwento patungkol doon sa magkalaban ng convenience store. Magkatapat sila sa isang kalye. So yung isang manager ng convenience store, naglagay siya ng signboard. Laki, nakasulat. If you want it, we have it. Pag gusto nyo, meron kami noon. Hindi nagpatalo yung kalaban niya. Gumawa rin yung kabilang tindahan, nakasulat. If we don't have it, you don't need it. Pag merong wala sa amin, tiyak hindi nyo kailangan. Matindi, ano? Pero nais ko lang sabihin sa sandaling ito, kung wala pa sa iyo, kasi di mo pa talaga kailangan. Lagi ko nang nababanggit, dinarinig ko sa biyanan ko, ang Diyos minsan ay di nauuna, pero kailanman hindi nahuli. Ano dapat nating matandaan sa sandaling ito? It is our job to serve God. It is His job to supply us. Ang tungkulin natin, paglingkuran ng Diyos, paghariyan tayo ng Diyos, ang tungkulin ng Diyos, bigay ang ating pangangailangan. Pero ang problema, maraming tao ang isip baliktad. Sabi nila, it is our job to supply us and it is God's job to serve us. Kaya maraming ganito, kaya maraming nahahadlangan yung blessing, di ba? Lugar na ang isipin nila, paglingkuran, hanapin ng Diyos, ang iniisip nila yung pangailangan na ang Diyos dapat ang magtagtag. Kaya sa marami, ang version nila ng Have Thine Own Way, Lord, familiar pa kayo sa kanta, Have Thine Own Way, Lord, Have Thine Own Way. Pero sa marami, ganito yung version nila sa nakikita sa buhay nila. I'll have my own way, Lord. I have my own way.
I'll be the potter, you be the clay. I'll mold you and make you after my will. While you are waiting, yielded and still. Diba? Lugar na. Have thine own way, Lord. I have my own way, Lord. Instead na, you'll be the potter, I'll be the potter. Instead na, I'll be the clay, you'll be the clay. Nabaliktad. Ang naging clay, ang uhubugin ng Diyos. Instead na, mold me and make me after thine will, I'll mold you, Lord, and make you after my will. So, dahil sa attitude nito, kaya nahahadlangan ang blessing. In closing, mayroon isang missionary na papuntang foreign missions. Nandito siya na isang kaibigan, napakayaman. Bago siya sumakay sa barko, bago sila maghiwalay, may inabot itong sobre. Mayaman eh. At sinabi, buksan mo ito, saan ka man naroroon. At dumating ang sandaling parang wala nang malalapitan at di mo na alam ang iyong gagawin. So bubuksan niya yon, pag wala na siyang malalapitan, pag hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kinuha siyempre ng missionary ang envelope at nagpasalamat. To make the story short, mabilis na lumipas ang 2 taon at bumalik ang missionary sa kanilang lugar. Nakita niya ang kaibigan at ibinalik ang sobre na hindi nabuksan at sinabi. Sabi niya doon sa kanyang kaibigan, hindi dumating ang pagkakataon na wala akong malalapitan kasi meron ng Diyos at di ko alam ang aking gagawin kasi ang Diyos ang nagahari at nagtuturo ng kanyang gagawin. Alam niya at ina-apply niya ang Matthew 6:33. Again, have the rest of your life, the best of your life, set proper priorities. Dapat alam natin kung sino ang ating priorities. Pangalawa, sabi nga noon, hindi lang set proper priorities, seek personal purity. Hindi lang natin nihiling na pagkarian tayo ng Diyos, kundi namumuhay tayo ng may kapanalan. And lastly, see promise prosperity. Dapat nakikita natin yung pangako ng ating Panginoon na ang lahat ng bagay ay idadagdag sa atin. Amen po da. Pwede bang iyukong mo ang iyong ulo, bigit mo ang iyong mga mata? How the rest of your life, the best of your life. Hindi mo alam kung gaano kahaba pa ang iyong buhay. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Pero the fact na buhay ka pa, the best is yet to come. May plano pa ang Diyos. Ayaw niyang maging sayang ang buhay mo. Gusto niyang maging makabuluhan ang buhay mo. At tanging ang Diyos ang makagagawa ng bagay na yan. Kung magpapakumbaba ka at hahanapin mo na pagharian kanya, kung uunahin mo sa set proper priorities, ang priorities mo ay ang Panginoong Diyos. Seek personal purity, nasain mo mabuhay sa kapanalan. Seek promised prosperity, itatagdag niya ang lahat ng bagay. And believe me, the rest of your life will be the best of your life. Kaya niya ang natitira nating buhay ay maging the best, makabuluhan, masaya, payapa, may silbi. Come on, you pray to God. Why not ask God, Lord, hindi ko alam kung gaano kahaba pa ang aking buhay. Ang alam ko lang, nais niyo po na yung natitira kong buhay sa mundong ito ay maging the best in a real sense. Sa tunay na kahulugan ng pagiging best of my life. Yung bang mas payapa, mas masaya, mas makabuluhan, mas nasusunod ang iyong kalooban sa aking buhay. Come on, you pray to God. Hindi ko alam kung meron kang suliranin ngayon. Ang alam ko lang,
narinig mo ang mensaheng ito para ma-realize mo na may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. May magawa ang Diyos. That the rest of your life, ang natitira mo pang buhay, ay mas maging makapuluhan buhay. Then I will pray. Dear Lord, Heavenly Father, thank you, Lord, for your message that you have given unto us. Thank you, Lord, that ina-affirm niyo po, Panginoon, the rest of our life can be the best of our life. Pwedeng ang natitira pa namin buhay ay maging the best. Mas masaya, mas mayapa, mas makabuluhan, mas naaayon sa inyong kalooban. Lord, wala kaming magagawa on our own, pero lumalapit po kami sa inyo. Help us, O Lord. Bless us indeed. In Jesus' most precious name, this we pray. Amen and amen. Maraming salamat po. Pagpalaan po tayo ng Panginoon.